Ito po ay dokumentaryo kahanap buhay sa bahasa buong kawit Nobilita Bacoor, kaya nagawa ko ng magdokumentaryo para malaman ng buong bayan na ganun ang nangyayari. Matinding pinsala ang iniwan ng paranalasa ng bagyong Paeng itong weekend. Sa Cavite na isa sa mga tinumbok ng bagyo, nalubog sa mataas na baha ang mga bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mga na-stranded na motorista at mga taong pilit nilulusong ang tubig baha ang inabutan ng News 5 sa Kawit, Cavite. Na-stranded ang karamihan sa mga motorista na patungo ng Veleta matapos umapaw ang ilog sa Tabon Bridge noong Sabado ng gabi. Ito po sir, stranded po kasi kahapon pa po kami, galing pa po kami ng water camp, wedding po. Yun po kasi mga bandang hapon lumakas na yung ulan. Nasa 4 feet na tubig baha ang naranasan ng mga barangay sa Kawit, Cavite. Sa tindingan ng baha, isang kabahong inanod malapit sa Panamitan Bridge. Galing daw ang kabahong sa sementero sa barangay Panamitan na lumubog din sa baha, kaya naanod ang kabahong na may lamang bangkay. Nag-rescue po kami, nakita po namin na may lumulutang na taon. Ngayon, hinila po namin ito sa mas mataas na lugar para hindi na ho mababad pa sa tubig ang taon. Iniisip po namin ay baka nanggaling ito sa mga kalapit na sementeryo. Nagmisto lang parking lot naman sa tindi ng traffic ang Centennial Highway sa Kawit. Hanggang baywang na baha kasi ang sasalubong sa mga motorista na patungo ng General Trias, Tansa at Naik. Papunta sana kami ng Tansa, Cavite. Pag ano na kami, nilakad na lang namin. Hindi namin makayanan. Sobrang traffic sa baha doon. Bumalik na lang po kami rito. Karamihan din sa mga establishment sa Centennial Highway. Nagsara sa mga negosyo matapos bumaha sa highway noong Sabado ng gabi. Sa video makikita na nagbisto ng ilog na ang kabahan ng Centennial Highway patungo ng Tansa, Cavite. Sa loob hanggang dito lang. Mm. Pero pag dito na hanggang dito sa Bewang. Mm. Pag dito sa ilalim. Madami nga din na mga nabasag ng mga salamin eh. Ang Bacoor, Cavite, nagbisto na rin dagat matapos bahain ang mga bahay at kalsada. Marami rin ang na-stranded na motorista at inilika sa mga evacuation center. Ayon sa Bacoor City Disaster Office, naging catch basin ang siyudad ng Bacoor, ng Imus River at Sapote River na silamahan pa ng high tide. Kaya agad lumubog noong Sabado ng gabi ang mga kalsada at low-lying areas sa Bacoor. Ang bayan ng Noveleta ang pinakamatinding binaha sa Cavite. Sa kuha ng aerial shot ng lugar, makikita ang malawakang pinsala ng Typhoon Paeng sa Noveleta. Marami sa motoristang patungo at palabas ng Noveleta ang stranded sa Kawit, Cavite. Apat na retaining wall ng ilog sa Noveleta na nagsisilbing proteksyon sa baha ang nasira ng malakas na pagragasan ng tubig. Kaya ang apat na barangay na malapit sa mga ilog ang unang nakaranas ng pagbaha. For the past 10 years, hindi po ganito katataas ang baha namin eh. At nagulat po kami na ibang klase po ito. Lahat po ng barangay namin halos ay natamaan at lubog sa baha. Agad namang inirescue ang mga taong natrap sa kanilang mga bahay. Pero dalawa ang inatake sa puso at isang senior citizen na lalaki ang tinangay ng baha at nalunod habang natutulog. Marami po tayong mga kababayan ho ang nasa bubong kagabi at kasama mga bata, senior citizen, pati buntis. Doon sila nagstay sa bubong dahil lampas tao po yung rumaragas ng tubig mula po dito sa ilang-ilang river. Matapos bumaba ng tubig baha sa Noveleta, mga naipon na putik sa loob ng mga bahay naman ang pinaghirapan linisin ng mga residente. Hindi po kami tapos sa paglilinis kasi po yung likod ng bahay po namin is ilog po talaga, yung ilang-ilang river. So yung dagsa ng tubig ay sa bahay po namin. Maging ang munisipyo ng Noveleta, nalubog sa putik. Wala rin kuryente at serbisyo ng tubig sa munisipyo, pati mabibili ng pagkain, pahirapan. Walang kuryente, may nawasa, kaya lang problema, yung mga tubig. Lahat na nasa lanta, importante pagkain. Ngayong Lunes, isa sa ilalim na sa state of calamity ang Noveleta. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dito! Please! Please.
niya mahag. Please. Mamaya mag-viral ka eh. Please, please. Oh, dun, dun, dun. Dun tayo. Ito kahanap buhay. Dito tinambakan to ha, ng tropa. Ha. Pero wala ka na makitang tubig. Puro, wala ka na makitang lupa. Puro na tubig. Yan o. Dahil sa bagyong paing. Please! Nag-viral na to kahapon. Ano, nakaligo ka na? Please! Nag-putin sila sa tubig. Natin eh. Kulit mo rin eh. Hindi dyan. Papagalit nga ni Brian dyan. Dun. Please. Please, dun. Una. Tumain na yan doon. Tumain. Please. Yeah. Yeah. Doon tayo, Phoenix. Yeah, please, please. Training tayo, training. Please. 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 Langoy. Please, please. Punta tayo sa Phoenix. Parang mabasa yung cellphone ko. Punta tayo doon. Huwag tayo pumasok dyan. Doon tayo sa ano. Doon tayo sa Phoenix. Okay, please. Punta tayo sa Phoenix. Please. Tama, masyal tayo sa baal na. Release. Ang taas na ng video nito eh. Please. Ano ba yan? Yan na muna ka na. Please. Ano ba? Dos. Anak ni Chow Chow. Sumikat na to eh. Sumikat na to? Lalaki. Sumikat na yan eh. Alo, 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 alo. Natakot. Doon tayo, Dos. Doon tayo sa Phoenix. Please. Ready ka na, please. Doon ka sa Phoenix, di ba? Ihihi yan doon eh, sa Phoenix. Please. Oh, wala nang baha doon.
Walang bahala doon. Walang bahala doon, Pini. Success! Buti alam mo magkawit-awit din sa kalsada. Hindi alam mo kapunta sa kalsada. Doon lang yan sa ano. Tantuwa na, oh. Tantuwa na. Oh, napaihi, oh. Pre, tinigil talaga niyang ihi niya, oh. Dito talaga ihi. Nang marunong, ha? Hmm. Oh, dito tayo, dos. Sa Waterfield. Yan, oh, kanap buhay. Yan. Live po yan. Dito sa Water World. Hindi na Waterfield. Water World. Buong buong Waterfield ang inabot. Ayan. Live, live tayo. Live. Good morning, good morning, good morning. Ayan, live yan. Live po tayo. Hindi po to ano, upload. Live, live, live. Gamit ang dita. Ayan o, live, live tayo. Ikotin natin ang buong Water World. Gamit ang cellphone. Hanggang dibdib na pala dito, oh. Saan? Ating paligid. Wala eh. Lahat. Lahat la. Ha? Buti nga dito hanggang kuan lang. Doon sa amin hanggang Baywang. Thank you.
Buti na lang yung delivery kayo dito pa dito. Tapos. Ay, puti ka! Ano yun? May matigas! Ha? Sarado. Inabot yung ano eh. Gas? Maya, pagbalik ko. Sula gas ba ang bibili mo? Sula gas? Oo, hanggang Baywang. Sula gas? Yung sandang, kaya mo. Bukas na ako pag ano, pagbalik ko. Malaki ba yun? Ha? Ah, kaya tingin, may isa pa yata doon natira eh. Naubos ko ka, alam ko may isa pa yon. Ang number mo? Para i-text na lang kita kung ano. Kasi baka mamaya, ubos na. Ang malaki ang meron. Daming nagbili ang kagabi. Hanggang saan ang tubig din doon? Hanggang leeg? Leeg nga? Oh? Agus. Ayun, tingnan na. Oh. Yan, ang water world. Yan, naka-live po tayo. Hanggang, putang ina, hanggang liig yata. Hindi to talaga eh. Yan o. Ikot na lang tayo. Kanya, delikado tayo dito. Balik tayo. Lampas tao pala yung doon banta sa dulo. Gusto.
Bakit? Oh, video bilis. Live pa man to. Ha? Dapat may ayuda. Ayuda, doon tayo sa ano, politiko. Wala nga, dapat na sa natin naman tayo. Kawawa naman yung aso. Kanino kaya yan, mama? Ano eh, kagatin tayo dyan. Oh! Adi, pumunta ka doon! Ano rin ka doon? Malakas ang agos! Hello, hello, live, live yan, live, live. Naka-live ang baha namin. Yan mo guys, so, mga kutsi, mga motor.
Amo. Pinasok niyo buhay loob niya? Doon sa loob bahay? Pasok pa rin? Ha? Ha? Oh. Sa amin lang ganghita. Oo. Oh. Eh, mababaw kasi banda doon eh. Hello. Live tayo. Oh. Sana all may hindi. Ha? Pumasok? O sige, papasukin mo. Baka magtampo pag hindi mo pinakapasok. Water field. Hindi na to water field, water world na to. Ayan guys, oh. Water world tayo. Oh, ang buti nga na nakagawa si parang lando dyan na sa taas, no? Dito sa baba, ilalalim na rin ah. Oh, di dyan na kayo magkakapi sa taas. Yeah, pasabok na mga pasabok. Oh, was out. Ah. Oh. Was out na tayo, was out. Ha? Ayan, naka-live nga tayo eh. Naka-live tayo. Hindi kayo lumikas? Saan ako lilikas, Kenny? Doon, ang daming lilikasan dyan eh. Meron hindi dito sa ano, sa may sa ano, sa diker, kataas. Hindi na, magsisisikap pa ako. Oh, marami doon, no? Okay naman kami din. Oo. Oh. Kuan lang, kaya naman yata yung sa Katrino. Hindi inabot. Hindi naman. Ano na? Lahat tayo mahawak ng magaganyan. Lahat. Ayan, hindi. Galapas tao. Ayan nga. Hindi ka sa atin dito, ganito lang. Mm-hmm. Salamat tayo kahit papano eh. Kaya nga. Sila Joyce ang lumipat. Ah, dyan. Yung iba, hindi na naglilikas eh. Ajan kayo ng upaan, sa taas yung upa doon. Diba? Pagka na upa niyo dyan? Apat? O? Oh. Hininta mo kasi yung bahay mo. Ha? Nako, hindi na. Hindi na ako magbibinta ng binili ko. Thank you.
To hanggang saan ang tubig? Doon. Sa Phoenix. Ay, hindi ko makalabas doon. Umano nga ako doon nila Duduy eh. Hanggang liig, hindi na ako dumiretso. Ay, hindi mo kaya yun doon? Oo, oh, tangina niya ba? Ang lakas ng agos? Hindi mo kaya malakas agos doon. Malakas agos? Baka mamaya, katulad dati yung 2006, hindi na kami nakabalik, di umikot na lang kami. Ano na? Ha? Naka-live to. Naka-live. Naka-live, naka-live. Naka-live, ni-live ko eh. Hanggang liig ang ano dun eh. Saan? Dun il- sa labasan. Ladudoy. Hanggang liig. Hindi namin yun o. Hanggang gabi. Nandun sila sa ano. Ano yung tawag? Evacuation. Nagbibigay ng ano ayuda. Hi. Ha? Hindi. Nabot. Hindi ano bukas? Nagbayad, nagano na lang ako, nag-live. Wala namang pupunta doon eh, malalim doon eh. Sa amin. Sa amin, walang pupunta yon, ang lalim. Pupuntahan pa ba yon? Ayan o, hanggang baywang. Ay! Good morning, good morning! Ayan ang binungad sa atin. Inabot niyo sa inyo? Sa amin yun, inabot rin hanggang 20 eh. Ipag hindi inabot yun, mataas yun eh. Oo, oh, mataas yun. Hanggang ko anong garahe, inabot. Sa garahe sa amin? Inabot doon. Ah, sa akin hanggang 20. Kalsada hindi inabot, no? Sa gitna ka lang yung dumaan niya kasi ano, baka maano ka dyan pag sa gilid. Ayan, kahanap buhay.
hanggang dito ang baha sa kalsada, hindi inabot. Ano? Inabot pa rin sa inyo? Hanggang ba, hanggang binte? Bukong-bukong. Ah, pareho tayo. Ah, binte sa amin eh, binte. Eh, imabot pa rin ng ano doon eh. Hanggang binte kami. Umikot ako dito, doon. Hanggang saan ang, kung ano Doy? Talapakan. Doy. Hanggang saan, dieg? Dieg na. Ano, lilikas kayo? Doon mo namin sa pag-asa. Sa pag-asa, saan? Sa pag-asa. Imos? Doon sa pag-asa, doon lang, doon lang. Kapag- walang baha doon, walang baha. May baha din. Kunti lang. Pero hindi sa bahay. Sa labas lang ng bahay. Hindi katulad dito. Hanggang kwarto. Ayan, nakaligtas guys, ang motor. Ano? Ayan, nakaligtas oh. Mautak ang may-ari niya, no? Kaligtas ang motor. Ha? Wow! Ano nangyari sa motor dyan sa kabila? Igat, walang igat. Bukas, boss. Bibili ako eh. Bibili, ano bibili mo? Ay naman ako, gutom na gutom naman ako. Mamaya, pag baka ano ko, pag nakabisa ko. Kasi nga, akala ko wala nang bibili dahil dadayuhin pa bang baha? Yeah.
Ay, labo. Ang ligtas na yun. Ditong, gising na sila? Papa. Si Joy lang yan dyan, hello. Si? Si Joy. Ah, si Joy, nasaan si Ana, Aljon? Si Joy, yung sawa na. Matita ka. Yun kayo, Mio yung... Ay, isa, nandun kay Mio, ang tulog? Oo, ang tulog. Ah. Hindi na, barko na ang nire-request ko. Barko? Oo. Speedboat na. Barko na nga, para isang sakayan na. Lahat na. Dahil naka-live to. Hindi to video, live talaga. Mabuti nga may dita pa ako eh. Si Bog, ay may internet ba? May internet din sa inyo? Wi-Fi wala? Ayun, dito ako. Lamang ako si Bog. Naka-dita ako. Ibig sabihin, pag walang kurinti, walang wifi. Oo ba? Ayan, live yan, live. Wala, bigyan mo ako ng kuhan, pang bili. Hindi, ay nga pala, may taas pala kayo rin, no? Pero inabot din yung baba. Oh, inabot din yun. Pero konti lang dito. Hanggang sa anong kanya? Dito lang naman. Ha? Dito sa amin hanggang 20 eh. Hindi mo pinasya mo ulit mo? Paano tataas? Eh, wala akong katulong. Eh, wala namang problema yan kasi nga pag naano yan, natuyo sa kakawan. Huwag nyo lang paandarin. Nabiram ya? Taglit titingnan ko. Karot ko lang din eh. Hola guys, nakarating na si Kanap Buhay sa bahay niya. Oh, pinasyal ko kayo doon ha. Ngayon, mag-out na po ako. Bye-bye! Out na. Hello, good afternoon Kanap Buhay. Ito ang kinatatayuan natin ngayon dito. Ito ay dating palayan. Yan ang dating palayan po yan. Yan o, palayan. It's vlogging time. Ayan o, dati po itong palayan. Ayan o, yung mga, ako na yan, yung mga gasoline station na yan. 2003, dumating ako dito, palayan po to. Ayan o, napakalaking palawak na palayan to. Yan o, to, dating palayan to. Ngayon, wala nang palay. Tatayuan din na to ng commercial to. Yan, itong building na ito. Yan. Dating palayan po yung Kahanap Buhay. Kaya isipin mo nga yung tubig na dinadaanan nila dati. Kasi tinambakan na. Ayun, napupunta na sa mga kabahayan. Yan ay real talk po tayo mga Kahanap Buhay. Itong kalsada na ito, dati pong palayan yan. Yan. Ito, dating palayan po yan dito. Napakalawak ang palayan dito dati, dito sa Kawit. Yan o, ipapasyal ko po kayo kung hanggang saan ang palayan dati. Yan o, dati dito palayan to, ngayon magiging kalsada na. Hindi ko naman question yung mga project na yan eh. Real talk po tayo na pangyayari tungkol sa baha.
ano, hindi ko sinisising ano dito, ang iyan-anot na lang natin, pinikwestiyon natin, bakit napakalaki yung tubig ngayong nangyari. Dahil po sa, ano, ito ho, palayan po yan dati. Ito. Palayan po yan dati dito. Yan. Ito yun, no. Yan. Tinayuan na ng, ano, mayroon ng, ano yan, pader. Private area na yan. Dating palayan. Kahit yung dyan, palayan yan dati. Yan, palayan yan dati. Ngayon, isa ng may risk to bar, oh. Yan, palayan yan dati. Dito, napa. Dito po ay sa likod ng aming subdivision, ang water field. Likod ng water field. Dating palayan na. Yan, oh. Dating palayan po dito, hanap buhay. Hello, hello, kahanap buhay. Good afternoon. Ito po ang sinasabi ko dati na ito ay palayan. Ayan o, palayan na yan dati. Ngayon, ang pagmamayari na nito ay ang Ayala Land. Nabili na kasi ng Ayala itong lupa na ito. Ngayon, tingnan mo yung, yan. Ngayon dito, wala pang tambak yun, kahanap buhay. Yung nakikita mo yung mga kabahayan doon, yun ay ang Waterfield Subdivision. Ito po yung may mga tambak na kahanap buhay, o. Yan. Ngayon, kaya nasabi ko sa inyo na ano, yeah, real talk po tayo kahanap buhay. Yan. Dating palayan po dito, dito po dati ay may mangga po dito. Isang pulutong na mangga po yan dito. Natanggal kasi nga na daanan ng kalsada. Ito ay kalsada ng, ang alam ko po to ay kalsada ng ano, ng sinasabing Kalax. Yan ay project ng ating mahal na gobyerno. Pero ito ay sinasabi ko sa inyo, real talk po tayo, wala tayong sinisisi. Kundi ano ang nangyayari dito sa ating sinasabing water field. Yung water field na yan. Yan o, wala akong sinisisi ha. Kundi sinasabi ko lang, dati po itong palayan. Yan o, yan ang may palayan dati ito o. Yan, kahanap buhay. Alasing ko na, oh. Ngayong araw ay papa ako na. Yan, oh. Dating palayan po yung kahanap buhay. Yan, oh. Real talk po tayo. Yan, ito. Dating palayan to. Ngayon, hindi na siya tinaniman ang palay. Kasi nga, gagawin subdivision. Yan, oh. Papalabasin na walang income. Pero dati may income to. Palayan to dati. May mga income to, mga palay. Taon-taon, meron. Pero ngayon, wala na kasi syempre, gawin na itong subdivision. Ngayon, ang ating, kung bakit ko kayo pinakita ko sa inyo to, ito po ay, ang tanong natin, ganun kalaki ang tubig yung sinasabi yung October 30, 2022. Dahil po, tinambakan na. Ito, pinakakita ko sa inyo, ito ay normal na ano, palayan dati. Pero ngayon, puro na ano, makahanap buhay. Puro na siya damo kahanap buhay. Ngayon, balang araw, ito ay tatayuan nila ng subdivision. Tatambakan din to. Kasi, pag hindi tinambakan po ito, ay mangyayari doon katulad sa waterfield na kunting ulan lang baha kagad kasi dati pala yan talaga din yung waterfield. Ano, may ilan lang po kahanap buhay dito ay may nagtatanim pa ng palay kasi nga gusto pa nilang magtatanim. Ano, pupuntahan natin yung ano, yung palayan nila. Yan, sa lugar dito sa buong, ay hindi naman buong Kawit, dito sa may Tabon, ito na lang ang natitirang nagpapalay at saka doon kay Kabining, mga dalawa na lang yata sila.
sa kawit. Hindi lang sa, hindi dito lang sa Tabon ha. Ayan ho. Ayan ho. Ayan ang patunay ko sa inyo na dating palayan po yan. Siya kahanap buhay. Ano, palayan nun. Ano, palayan o. Yan ang palayan yung kahanap buhay. Yan. Isipin nyo noon talagang puro palayan yung dinaanan natin noon kanina. Yan o. Puro palayan yan. O, napakalaki ng palayan yan. Ngayon, nawala na si palayan yung dinaanan natin doon dahil nga ay ang pagmamay-ari na nito ay Ayala. Ngayon, yung tenant dito, hindi sila nagkakasundo yata sa bayaran. Kaya nga, nagtatanim pa rin yung mga yung tenant dito. Yan o. Ayan, kahanap buhay o. Yung dating palayan yan dito. Ayan. Ayan o, palayan yan dahil. Palayan to. Ito na sa dito sa lugar na ito, dito banda. Ito na lang sila na lang natitira na magsasaka na nagpapalay. Yan, napakalaki ng palayan yan dati dito. Pero nawala kasi tatayuan ng subdivision. Itong palayan natin, hindi ko alam o ano mangyayari dito. Ano? Ang ang may-ari nito ngayon ay Ayala na. Pero ang tenant, hindi sila nata nagkasundo. Kaya tanim ng panim pa rin sila kasi mayroon tinatawag na Sadar. Yung Sadar na kung ikaw ay tenant, ikaw pa rin magtatanim. Yan ho, kahanap buhay. Ayan ho, kasi diba nag-uulan dati. Yan po ang tubig yan ho. Yan, hindi pa yung tambak, yun ang ano, yun ang pagiging dating palayan dito sa water, dito sa likod ng water field. O yan o. Yan. Yan. Yun doon yung nakina, o yan o, mayroon nag-uumpisa ng pagkatambak doon o. Ay dito banda, hindi pa nila natambakan. Yan o, kitang-kita ang dating palayan. Yun, gagawin nila ang subdivision, hindi na tayo maano yan dahil nga private area yan. Pero ang sinasabi natin yung real talk, yung malaking tubig, kayo na mamagsabi kung bakit nagkaganon na napakalaking tubig yung October 30. Sabihin na natin na ano, gawa ng kalikasan, hindi yun. Talagang may epekto din yun sa paggawa ng mga tao, pagtambak ng mga ano, yung dating palayan ay kinambakan ng mga lupa. Yan. Yan ang sinasabi. Climate change. Kagawa ng mga tao din talaga. Yun, you know, kasama na rin yung pagkatambak. Kaya na pa magsabi na ano mangyayari dito. Kasi lalong lalala pa yan. Every 10 years yan, nangyayari na napakalaking tubig. Pagdating ng araw, ano kaya magiging resulta na kung ito ay may tatambak na magiging subdivision na napakalaking subdivision, may kanyang wala na talagang tubig makikita pag nag-uulan dahil may mga kanal yan sila kasi mga engineer ang gumagawa. Ano mangyayari doon sa dating binabahaing pinapakita ko sa inyo na hanggang liig na yung ano, yung tubig. Ayun doon sa sinasabing daang bukid. Kasi yun talaga doon ang babagsak ng tubig na yan dati, ang galing dito. Yan o, salamat po, bye-bye. Don't forget, subscribe, kahanap buhay. Pindutin ang notification bell para masundan nyo ang sunod na vlog ni Kahanap Buhay TV. Sabay! Ayan po ang kahanap buhay o. Ito po yung tinambakan nila o. Ayan, magiging subdivision. Ayan, kapantay po yan dito. Ayan o. Ayan, umpisa pa lang pagtatambak nila. Mamaya ipakita ko sa inyo yung ano. Ayan o, nagagawa yung bako. Kita yung bako. Hindi lang makikita kasi malayo. Bawal po tayong lumapit doon.
kasi private yun, baka mamaya mahuli tayo, delikado tayo, hanap buhay. Bye bye, don't forget subscribe, abangan nyo ang magiging sunod na mga upload ni Kahanap Buhay. Ano na ang ipapakita ko sa inyo, yung mga tinatambakan po. Bye bye. Ito Kahanap Buhay, itong dinadaanan natin ay dating pala yan po to. Yan ay ngayon ay naging kalsada na ho. Kasi alam ko tong lugar na to dahil 2003 nga dito ako nakatira na. Yun ay nagiging kalsada na ho. Ayan o, tinambakan na ho. Ayan o, napakataas ang tambak ho dito. Ano yung normal na ano yun o. Yun o. Kanina dito tayo sa may palayan na yun o. Yan. Yun naman ang taas natin dahil po yung tinambakan dati itong palayan. Yun ay pinakita po natin dahil para masagot yung mga tanungan natin na bakit napakalaki ng tubig yung nangyari. Dito po naman kung baka ang inano lang natin yung real talk. Wala tayong paninira doon. Ano ang yung sistema. Ano, ito ay kalsada na ho. Yan. Ayan o. Ayala. Yan ay pag-aari ng Ayala Land. Dito po yon sa likod ng water field. Yan o. Kaya isipin mo lang yan, pag natambakan yan, katulad na nangyari dito sa ating kinatatayuan, saan ngayon mapupunta ang tubig? Yan, saan ngayon mapupunta ang tubig? Mayroon bang malaking bangbang? Mayroon bang malaking ilog na mapupuntahan? Dahil sa pagtatambak na yan, yan ang aabangan nyo, saan mapupunta? Dahil ipapakita ko sa inyo kung ang magiging resulta na yon. Kung hindi, lalagyan ng malaking bangbang na pag-ihipunan ng tubig dahil yan ang dating palayan ay nagiging balang araw magiging subdivision na. Lalala pang magiging sitwasyon na yan dahil po dito. Okay, Kahanap Buhay, pupunta pa ako sa ibang kuan dito para pakita ko sa inyo kung ang magiging sitwasyon. Yan o, Kahanap Buhay o. Tingnan mo, tambak na yan. Yun ang magiging ano yan, magiging resulta dito na dating palayan. Yun, nagiging malaking subdivision, pang mayamang subdivision po ito. Ano, maganda naman talaga ang ano. Pero ang real talk natin ng ano natin, hindi natin si ano, para masagot ang mga katanungan. Na sino magtatanong bakit napakalaki ang tubig yung nangyayaring baha na yon, ano kaya ang makapagsagot niyan, kasi dating may tubig yan dito, ngayon ay wala na dahil nga tinambakan na ho. Yung tubig kasi pag bagsak dito sa lupa, maghahanap po iyan ng mababang lugar, maghahanap po siya ng daanan saan mapupunta. Kaya yan, may kanya-kanya kasi yung drainage yan eh. Yung kaya nga walang maiipong tubig na pupunta doon ang tubig. Doon sa ano, mapakita ko sa inyo kung bakit napalaki ng tubig doon. Yan o. Yung dating palayan yan. Yan ay nagiging subdivision. Pang mayaman, biron mo, Ayala ang may-ari yan. Ayala. Ilang ektarya to, napakalaki. Ang dating palayan yan ho, Kahanap Buhay. Yan o. Ngayon, tambak na. Yan, tinambakan na ho. Yan o. Ano. Tambak na siya ngayon. Katulad kanina, nakita ko sa iyo yung tubig na ano, na hindi pa natambakan. Ayun, naipon ng tubig. Ngayon, kung walang kanal, yun, doon talaga may ipon. Ngayon, kung may kanal siya, may programa o may plano sa ano pupunta ang tubig. Yun, katulad dito, wala ka na makita ang tubig. Tambak na ang tubig ay napupunta na sa tamang direksyon.
dahil may mga informal yan, may mga sarili grade system. Ano? Ano, malalaking subdivision niya, hanap buhay, mayayaman ang mga magiging titira dyan. Ang real talk dyan, hanap buhay. Yung COVID ko, yung COVID na ano dyan, yung COVID ko ang inaano natin. Yan o. Yun ang COVID ang sinasabi natin. Hanap buhay. Sinong nagtatanong bakit ganun kalaki ang COVID? Yung tanong nyo. Hindi lang mangyayari yun. Susundan na susundan para magkakilang taon nyo. Dahil sa ito ay nakikuli. Ang buhay na huli pambak na. Ito ho, Hanap Buhay. Dating palayan po to. Ngayon, magiging commercial na ito. Commercial land na ito kasi nga ho, tabi na po itong highway. Yung malaking nakikita yung building na yan, dating palayan ko yan. Yung dating palayan po yan. Kaya pinakita ko sa inyo ito. Kasi nga, eh, diba, maraming nagtatanong, napakalaking tubig, nakaraang baha. Yung October 31. Ito ho. Ito ang normal na, ano, na wala pang tambak. Ngayon, susunod, ipapakita ko sa inyo yung mga, may mga tambak na yung pagtatayuan ng subdivision. Ito ay ito pa yung dating palayan po, ngayon hindi na nila inano tinaniman kasi baka nabili na to ng ano, mga private na company kasi magiging commercial land na ito. Ayun oh, subdivision yun ng sa ano. Ano, Hanap Buhay yun oh. Yan ang mga imbornal nila oh. Ang layo kasi, bawal kasi ako lumapit doon eh. Yan ang imbornal na mga kasi ginagawa yung subdivision na ito. Makikita nyo sa ano yung tinatawag na mga bakho. Ito ay dating palayan to, Hanap Buhay. Ano na yan, magiging subdivision, pang mayamang subdivision. Yan o. Ayan o, kitang-kita yung bako o. Ayan, mga imbornal. Ito na, Hanap Buhay o. Ito, mga kinapakita ko sa inyo ng dating palayan ay hindi na ginagawa. Hindi na sinapalayan. Hindi na nila ano kasi na gagawin commercial land na ito. Kasi nga ito, katabi ay kalsada ng highway na ito. Ayan o. Ayan na, palayan yan o. Ano, nakikita nyo, may mga pader-pader na. Yan pala yan, yan. Ngayon, tinatambakan yan. Ito po yung Kalayaan Hospital. Ginagawa na po ng gobyerno. Yung Kalayaan Hospital, napakalaki na pong pagbabago. Ano. Yan, dati po yung palayan, Hanap Buhay. Napakalawak ng palayan dito, dati. Ano, wala nang palay, ibig sabihin, wala nang magsasaka. Ano, wala nang magsasaka dahil nga ginagawa ng commercial land na ito. Ngayon, magtataka tayo kung bakit biglang lumaki ang tubig. Hanap Buhay, tinambakan na nila yung nakaraang ano. Tapos ngayon, puro na damo. Pero dati itong palayan, Hanap Buhay, napakalawak itong palayan dati noon. Ayan. Ayan o, may mga establishmento na o. May mga building na. Pero dati, palayan yan. Ayan o, may pabreka pa o. Dati ay palayan yan. Tinambakan. Ang tanong natin ngayon, saan ang pupunta yung tubig? Ayan o, drainage. Kaya may kakaroon na silang drainage system. Ayan. Pagdating, paan dito? Walang baha dito.
Doon lang banta talaga sa amin yung baha. Yung panahon ng napakalaking tubig. Dito walang baha dito. Dahil tinambakan niya to. Ito. Ito. Palayan yan, oh. Oh. Pero wala na, eh. Wala na nag... Wala na nagsasaka, wala na nagpapalay. Balang araw, magiging kuan na rin to. Magiging commercial na rin to. Ano? Napakalaking lupa dito. Ito po to, bayan ng Kawit po to, Kahanap Buhay. Bayan ng Kawit lang po to. Yung dating agricultural, nagiging ano na siya, commercial, nagiging malaking subdivision. Hindi pipitsuging subdivision to. Mayayamang subdivision yun, biro mo. May Ayala Land, may Lancaster. So, napakalaki. Ano? Ano? Yan, sana buhay. Oh. Dating pala yan. Yan, oh. Wala nang palay. Puro na, ano, damo. Yan, oh. Ito, Kahanap Buhay, oh. Yan, makita mo yung pader na yan. Yan ay dati pong palayan yung sa likod na yan. Dating palayan po yan. Likod na yan. Pero ngayon, ang may-ari na yan ay Ayala Land. Ngayon, wala nang palay na makikita. Parang alos puro na naman. Baka ba nga, building na yan ang natatayo. Kasi Ayala nga yan. Ano? Ayan. Subdivision yan. Sino tayo yung subdivision? Ano? Dating pala yan, wala ka naman kasalay. Hindi commercial. Hindi commercial lang yun. Ano? Dating pala yan, naging commercial. Kaya nga, wag tayo magtaka na mayroong isang lugar na binabaha ang maigay. Dahil kasi pagtatambak dito sa dating mga palayan. Ano, Kahanap Buhay, naipon yung tubig niya, na-stuck dito ho. Na-stuck yung tubig niya. Kasi lahat yan tinambakan na sa gilid. Kaya yung dito na natira, na-stuck yung tubig. Oh. Yung marami ng kangkong. Walang tambak yan, Kahanap Buhay. Ayun o, yun, may mga kanilang tambak na ho, yun. Ah, ang yung bahay na karan, hanggang saan tubig dito? Apaw lang? Ah, dito Kahanap Buhay, umapaw lang daw tubig sa kalsada. Pero hindi ganun kalaki, hindi katulad yun sa amin na, ano, daang bukid, ilang pastao. Ano, dating pala yan, toto yan ho. Ngayon, subdivision na, oh. Yan. Subdivision na siya. Yan, tinambakan na yan. Oh. Dito, palayan yan dati, oh. Pero may mga ano na. Tambak na, oh. Hmm. Yan. Puro tambak na siya ngayon. Ayan, subdivision na, oh.
ito ho, itong tina nilalakaran natin, ito ay tinatambakan na. Ito ay dating palayan to. Dating palayan ho to. Yan. Tinatambakan na. O, isipin mo lang ho. Yan, ayaw ko na magbanggit. O, yun. Inambakan dito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, inambakan. Oh. Ayan o. Oh. Ang taas ng tambak dito. Yun, man-made bundok na to, ho. Oh. Ayan, oh. Dito tayo, aakna tayo. Para may pakita ko sa inyo kung hanggang saan na yung tambak nila dito. Dating palayan. Ayun na palayan yung dati. Palayan yung dati. Ngayon, tinambakan. Ito na yun. Man-made tambak. Ayun, dating dinaan. Kanina dinaan natin, no? Kalsada, o. Oh. Ayan. Ayan. Makikita mo yan, eh. Yung parang pabrika. Dating palayan yan. Ayan, o. Oh. Tanaw natin sila. Dahil tinambakan tong lugar na ito. Ito ay dating palayan. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Kaya pinag-aralan natin hanggang saan ba galing yung tubig, yung nakarang laking tubig ng October 31. Ayan, oh, isipin mo lang, ha, dating palayan, dating may tubig, tinambakan, eh. Saan pupunta yung tubig? Ayan, oh, kita-kita na natin, no? Wow, ang ganda. Ayan, oh, andito tayo sa man-made bundok. Ayan, o. Oh. Tinambakan nila to. O. Oh. Nagiging man-made bundok na lang ha to. Oh. Ayan. Man-made bundok na ito. Grabe. O. Oh. Dating pala yan, nagiging bundok. Ayan, o. Oh. Isipin mo lang yung kahanap buhay. Gawa ng tao yan. Mm. Ayun o. Grabe. O. Oh. Ayan o, oh, kahanap buhay. Ito ang likod sa waterfall. Ayan, likod ng waterfall dyan. Malapit ko na ipapakita sa inyo saan naipon yung tubig.
good afternoon. Nandito po tayo sa likod ng Waterfield. Ito po ang dating palayan na tinambakan na. Kaya po ipinakita ko sa inyo ito. Ano, may reason po ako kung bakit ipinakita ko sa inyo. Dahil nga, yung nakarang October 31, lumaki ang laki ng tubig nandun sa Waterfield, tsaka yun dun sa may Daang Bukid. Kaya nga, pinakita ko sa inyo itong dating palayan ay tinambakan na. Yan. Abangan nyo po ang magiging kinalabasan niyang content ni Kahanap Buhay dito ho. Itong special episode po to para makita ninyo. Ito ay pinag-aralan ni Kahanap Buhay. Kayo na po magsabi kung tama ba ang sinasabi niya, kasi lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo may pag-aaral. Pinag-aaral ni Kahanap Buhay saan ba galing ang tubig, tapos saan ba dumadaan, saan ba mapupunta. Yung dinadaanan naman ng tubig ay malaki. Yan ho ang mga kasagutan, mga tanong na masasagot ninyo pag ginabangan ninyo ang episode na ito, Kahanap Buhay TV. Ang baha sa Waterfield sa buong Kawit ay masasagot ang mga tanong na saan galing yung tubig, bakit napakalaki sa Binakayan, sa dito banda sa may Tabon Uno. Kaya nga ito ho, ito ay pinag-aralan ni Kahanap Buhay. Abangan nyo ang sunod na kabanata. Bye bye, thank you, don't forget subscribe Kahanap Buhay TV. Yan lang ho yung pinakita ko sa inyo na pinakita ko sa inyo pinagtatambakan nila. Ito lang ho ang ginawa nilang daanan ng tubig. Napakaliit lang ho, yan ho. Yan ho. Yan. Yan ho. Yan lang po. Yan ay normal pa yan. Wala pang tubig, wala pang ano dyan, hindi pa tinambakan yan. Pero dating palayan po yan. Ano? Dating palayan po yan. Tumubo lang mga kawayan dyan sa matagal na kasi hindi na nataniman ng palay. Pero dating palayan po yan. Yan ho. Yan dito ang bukana. Tapos yung labasan ng tubig dito, yun doon no. Yung labasan ng tubig, ito na yung labasan ng tubig, Kahanap Buhay. Ito ho ang Waterfield Tabon 1, Cavite-Cavite, yung mga bahay na yan no. Yung mga bahay na may mga semento, yun ang Waterfield. Yan ho ang Waterfield. Yan. Yung tubig kanina na pinakita ko sa inyo, yung bukana, ito po yung semento. Yan, sa ilalim nito ay kuan, open, dahil semento po to. Ito po yung labasan ng tubig galing doon, yung kinakita ko yung una. Ito ho. Ayan o. Ito po yung tubig nito. Ayan o. Yan. Tapos, ang kinalabasan dito ho. Yan, puro na bahay. Welcome to my vlog. Ayan o, puro na siya bahay. Ayan o, puro na bahay yung ano, ayan o, puro na bahay yung tubig na ano, galing doon sa palayan, dito yung babagsak. Kuan, ano to, hanggang saan yung tubig yung nakaraan, yung lampas tao o lampas daw doon o sa may ano, dahil nga yung pinakita ko sa inyo yung pinagtatambak doon ng mga lupa, yung mga subdivision doon. Dating palayan yon. Ngayon, yung tubig na dating palayan, yung tubig, naghahanap sila ng mababang lugar dito, bagsak. Kaya nga, lampas tao po yung tubig. Kaya nga, dapat ito, mga masasolusyonan yung nakatirang mga bahay dito, dapat mailipat ko sa shifting lugar, mailipat sa mga, katulad yung sa
nangyari si Binakayan, nililipat sila doon dahil delikado to pagdating ng baha na hindi maiwasan. Yan ho, yan ho, Kahanap Buhay. Don't forget, subscribe, Kahanap Buhay TV. Hello po, ito po ang ginawa nilang daan ng tubig, daanan ng tubig. Yung pinakita ko sa inyo, may tinatambakan na doon. Ito ho, dating hilog ba ito? Ay, o dating, ano to, yung dagat. Ngayon ay tinambakan. Ay, dating yung iba pinaalis. Ano? Ano? Kaya nga nagkaroon may mga lupa-lupaan na yan. Dahil nagkaroon. Pero wala dati yung mga lupa na yan. Wala yung mga kahoy na yan dahil nga tubig yan dati tinambakan. Ano? Kaya nga yung may tatanong tayo dito. Ay. Yeah, pwede magtanong. Yung nag-uulan dati dito, 'di ba, yung October 31 lakas ng tubig hanggang saan ang tubig dito? Dito? Oo. Dito lang o lahat? Oh, dito lahat, lahat. Dito sa ating ano, dito banda. Hindi hanggang diyan, no. Ah, dito may ano. Lampas ng nyuk na 'yan, napatay. Ay. Grabe, di lang basta, oh. Hindi dito, hindi lang basta ng tao. Ha? Dilapas, doon sa tramo ang lapas tao. Sa tramo? Oo. Mm. Dito malalim to mga mga kalakas diwang po dito. Hanggang dibdib? Oo, yan. Oo. Kasi ngayon lang na nangyari, inaabot na dito yung tubig. Hindi naman inaabot lang dyan. Oo, kaya nga eh, nagtaka nga kami dito eh. Nakaawan tayo, nakablog tayo. Ngayon, kaya nga pinag-aralan ko kung bakit ganun kalaki. Di ba dati, kanyan? Apa ilog yan. Oo, dyan sa kabilang. Tinambakan, di ba? Oo. Oh, yan, tinambakan. Ngayon, nasan ang mga bahay may mamayari dito? Wala na, kasi binili na ng Kalax. Ah, binili ito ng Kalax, tapos pinalipat sila. Oo, oh, binayaran yan eh. Kaya nga sila rin mga bahay. Tama kasi ito ng Kalax. Oo, oh, yun, yun. Ibig sabihin, balang araw, tambakan dito? Oo, tatambakan ito. Eh, paano yung kundan may ilog dyan na ano... Bili din ng Kalax yan. Dito sa kabila? Oo. Hindi, parang iba may-ari niya, Insikata, tapos iba tinatambakan nila. Hindi ba ilog yan? Bakit nabinta? Kaya nga tinatambakan nila. Ngayon nakita ng DNA. Oo. Kaya pinasira sila dyan. May kaso yan sila. Ah, may kaso. Eh, kanin nagbinili yan? Eh, ilog yan. Diba sa kabila dating palesda na patay yan? Oo. Sa kabila. Oo. Sa kabila nito mga bahay ay yung tinambakan ngayon. Oo. Dating palesda niya na malaki. Oo. Palesda o ilog? Yung ilog doon yun. Nagigilid lang ng palesda. Gilid. Oo, oo. Ngayon parang birata ang may-ari noon. Ah, ibig sabihin pala isdaan talaga yan dati. Patay na palesda. Oo, talaga. Akala ko ilog yan. Hindi, ang nangyari... Dahil marami na yung mangroves, di ba? Oh, marami ng mangroves nakikita ko eh. Akala ko tanim eh. Hindi. Turok talaga yon. Oo, nagtaka nga kami dahil nung nakapasok na kami dyan, tinatambakan. Ang lalaki. Tutuwid pa eh. Nakapamutol pa nga kami kasi sayang, di ba, tatambakan. Oo. Ngayon, nung nakita ng DNA, pinatigil sila kasi bakawan nga daw yung tinatambakan. Oo. Napapasama sa tambak. Oo. Kaya yun ang nangyari. Dito na yung tubig kasi yung mataas dito eh, di ba? Oo. Kami nga dun sa tramo, dyan lang ako sa kabila. Nagtaka kami, dati gilid naman ng ilog yung bahay ko. Hindi yun inaabot. Anong baha ngayon? Ang dito sa loob. Kaya basta, nga... Dati ito, walang tubig to eh. Nung ngayon na ano, hanggang dun yung tubig ko. Noong October 31, di ba? Oo, laki nga ng tubig ngayon. Kaya nga yung ano, kasi vlogger din ako, na pinag-aralan ko, saan ba talaga yung tubig galing? Tapos, yung dating may tubig, eh, puro na tambak. Ala na, yun na nga nangyari. Napulong yun ang nangyayari. Na, kaya nga, ang mga bakabahayan, pinasok na. Oo, natural. Kagaya dito sa tramo, di ba? Tambak saka yun yan dati, di ba? Yung ano yan? Palaisdaan yan eh. Oh, alam ko yan eh. Mm, oo, palaisdaan yan. Ang tayo, real talk lang tayo. Kung ganun talaga nangyayari, wala tayong sinisira ang tao. Bahala na yung tao dyan kung
anong iniisip nila kasi tayo ipaparating lang na natin yung ano nangyayari. Oo, kikita naman, di ba? Oo. Yung ano, dahilan yung bakit ano, yung mga tambak na. Oo, yung tambak. Kasi doon sa amin, sa waterfield ako eh. Yung oh. Likod na yung waterfield, Ayala Land na yun eh. Oo nga. Eh, tinambakan na tinambakan. Bakas, no? Oo, dating palayan yun. Ibig sabihin, yung tubig na dating palayan, tinambakan, ihahanap talaga ng mabababang lugar yun. Oo. Ganon din nangyari sa amin hanggang... Oo, mataas nga. Tuwan dito, dito rin no eh. Mataas nga daw tubig doon sa inyo. Oo. Kaya nga pinag-aaralan ko ngayon tapos idudugtong-dugtong ko para makita ng taong bayan na ano nangyayari dito sa Kawit. Oo. Ibig sabihin, grabe pala dyan. Grabe ang tubig dito. Sige ha, salamat ya, salamat. Hindi naman ganun, di ba? Hanggang saan ang tubig dito? Pag dito sa taas na dito. Hanggang dibdib. Doon lang pastao eh. Doon sa may ilog? Sa may eskwilahan. Ah, doon sa may eskwilahan ng pastao. Kasi malapit lang sa ilog, di ba? Pero dito, hanggang dibdib. Pero dati yung... Wala. Wala to dati. Dati yung... meron, pero hanggang dito lang yung maring. Ngayon, sobrang yung maring. Oo, maring. Oo. Hanggang dito lang yun. Pero, hindi na rin kami. Pero dati, di ba, walang tambak yan dyan? Walang tambak kayo yung palaisda. Yung palang palaisdaan yan dati, di ba? Yung sa likod. Palaisdaan tsaka gawa na kasi hirasan dito. Pati sa kabila, palaisdaan, di ba? Yung katabi doon. Hanggang doon. Tapos yung mga highway na yung palaisdaan yan dati, di ba? Kasi talaga, naalala ko yung taga-Mindanao ako eh. Naalala ko yung pagdating ko ng 1998. Wala pa yung kalsada na yung highway na yan eh. Wala pa yan. Palaisdaan yan lahat yan eh. Hanggang doon, hirasan sa palaisdaan yan. Ito dito kasi pag ano nakapara daw po dito yung ginagawa diba dati sabi na kaya daw lagi dito bumabaha kahit kunting ano lang kasi dito yung diba, tinambakan tayo totoo lang sinasabi natin. Wala tayong sinisiraan, wala tayong binabanggit ng mga pangalan kung sino-sino nagtambak. Ang sa atin lang tinambakan, bahala ng ang mag-ambis kung ano ba talaga ang nangyayari. Ang sa atin lang tinambakan, totoo naman talaga tinambakan. Pero yung wala pang tambak, hindi ganun kalaki ang tubig noon kahit na malakas ang ulan. Yun nga ang sabi. Oo nga eh. Tapos yung diba yung kuan dyan, yung tabing kuan dyan, diba dati ay bakawan yung dyan. Ngayon tinambakan na rin. O isa din yun sa dahilan kung bakit lumaki ang tubig dito sa kabahayan. Hanggang di... Dito kasi kami sa looban dito. Kaya nga, oh, dito kami tumanda. Ibig sabihin, naranasan mo dati na malakas ang ulan, pero hindi ganun kalaki ang tubig. Mas malaki ngayon. Ngayon, Para makasunod pag may bagyo, ganun naman. Ganun naman. Eh, kaya nga, ang gagawa, kaya ako, binablog ko eh. Ngayon, nasa tao na yun kung ano, pag mapanood ng gobyerno, kung ano nangyayari. Kasi nga, sa atin, totoo lang sinasabi natin. Para magawa ng paraan o ano ba dapat gawin. Palakihan bang ilog o palaliman ba yung ilog para masave natin na kahit pa paano bumaba ang tubig dito sa loob ng mga bahay. Yun ang dapat ng paraan. Hindi naman pwede pahukay yung mga tinatambak dyan. Ibig sabihin, solusyonan na lang. Yun ang dapat. Kasi may mga building na eh. Baka bukas mo alam mo, wala na rin. lilipat na rin kaya. Ah, kaya ibig sabihin. Pero wala namang sinasabi na papalis na kayo. Wala naman. Baka lang. Oo nga, ibig sabihin, niiwasan lang natin. Ito, buhay ito ng bakal to eh. Oo nga. Release natin ito ng araw. Kaya nga, release ito ng ito ng araw. Ito. Yung kawit, tagus. Kawit, kalawit yan. Kalawit ang ano, ang kawit, hindi kawit yan, kalawit. Kalawit ang pangalan niya? Nung araw. Nung araw? Oo. Hindi kawit, kalawit nung araw. Parang pinaganda lang nila. Kawit. Parang inigsian lang nila. Kung saan yan? Hindi pinaganda lang nga kasi ang pangit takingin kalawit eh. Kahit may google mo, ano? Ibig sabihin, kalawit, ibig sabihin, palaisdaan talaga yan. Oo. Lahat yan, palaisdaan at saka... Asin, itong court daw dito, asin ang daw yan. Ang court, ay ano yung anuhan ng mga bangka.
Hindi. Palaslaan yan. At bangkado na sa ilog. Nialagay lang nila yan. Kasi irasan yan, ito irasan. Tapos yung banga bahay doon dati, wala yun, di ba? Oo, oh, yan doon ang mga bangka doon. Ang lupa pa doon dati. Huwag niya kakating ka na naman. Akan mo, ka doon ka, mami. Ang tagos nito doon sa Rosario to. Gak. Wala lang nakakaganoon. Oo, oh, Rosario. Ayan, dami na. Kaya nga, oo. Oh. Wala na nga mabilang, wala na nga irasan dati. Nakaka, kami mga bata, nakakayod kami. Kasi ito, dyan, yun. Meron na kami. Makakuha kayo ng mga isda, no? Asin, at saka may alagang ipon. Ah, pala isda, asinan yan dati? Oo, yan. Gawa na asin yan, may mga kamalit yan dito. Oo, oo, oo. Kaya ngayon, wala na. Pintuan na lang yan, yung mga pintuan namin na nakaraan. Masarap maglaro. Hindi na. Ang masama pa doon, ang epekto doon, yung baha nga. Saka nakakatakos kasi may mga bata. Mahirap na nga. Doon kami lang sa school. Yung nag-evacuate, may ayuda. Oo. Hindi, bukasali kami doon. Kaya nga, mabuti at least hindi tayo pinabayaan. Pag hindi ka lumipat, makayuda. Oo. Sabi ng tao, pare-parehas naman ng bahaan. Yun ang protocol eh. Pag lumipat ka, dapat lahat, kahit na lumipat ka, nabahaan naman eh. Yun nga, ito kahit na hindi ka lumipat eh. Ang ano ni Bo, si... Ano, si Gol. Si Bunggo lang yun na migay siya. Yung kanya lang yun. Sa kanya yun talaga. Yun walang pondo yung gobernador. Ang bulsa niya yun. Ang bulsa niya. Ibang trao. Yan ang kami dito, 20. Yan kami dito, 12 mo. Yan ang ibang lugar pa. Mayroon daw talaga pang kalahatan galing kay ano yan. BBM. Kay BBM. Baka yung bigas na yan. Hindi yun. Ano yun kay Boy Abunda yata kasi may ano bawat may meal stop, di ba? May stop. Yung plastic kasi nilagyan. May picture pa? May picture plus Boy Abunda eh. Ah, sa amin banda, walang Boy Abunda. Sunflower yata nakalagay sa bigas. At least may nagbibigay yung ang pinaka... Maraming yung nagbibigay. Oo. Kasi siyempre, yun nga lang. Depende sa magbibigay. Alam mo na. Mahirap na magsalita. Sa mga nanonungkulan, walang problema kasi bigyan yung mga tao. Yung mga galamay. Okay ang mga kandidato eh. Walang problema. Siyempre, alam mo na. Hindi na iwasan niya. Ganun talagang kalakaran. Ang sa atin lang ngayon, ano kaya magiging aksyon ng gobyerno pag mapanood nila yung baha, yung vlog na ano, kasi walang ibang nag-vlog dito sa baha, kundi ako lang eh. Yun. Sana nga ma-aksyonan. Ang sa atin lang, sana mailaliman yung ilog, malakihan yung ilog. Oo. Marami naman tumulong. Oo. Yung sa tulong sa gobyerno, wala naman problema kasi nga talagang naraming buhos na binigay na suporta. Oo. Pero kuan lang 'yun, pansamantalang pansamantalang ano lang talaga ang pinaka konkretong action diyan, palakihan ng ilog, palaliman. Yung daanan ng tubig. 'Di ba nagsalita na rin si Bongbong Marcos na ano, palakihan yung mga ilog. Yun. Kawawa kasi pag ano, puro ba na lang natin, wala tayo ba? Wala. Sana kaya kayo pupudutin ito. Yung sa Makurong nga, oh, hindi pat na eh. Sabayan yung tabing dagat na eh. Oo. Oh. Kasi yung laki din ng tubig sa Bacor, no? Layo naman. Parang paano ba akong pag-isama? Eh, ganun talaga. Iwan natin kung anong mangyayari doon. Siyempre, mahirap lang kami. Isang kami may tapo na naman. Lahat naman tayo mahirap eh. Mahirap maglipat sa ibang lugar tapos walang trabaho. Eh, yung ano yata yung nakatira din sa ilalim ng sulay. Tatanggalin na yata yan eh. O, di ba? Kasi di ba, ano... Yung binahat, tangay bahay niya, lahat gamit. Ay, ibig sabihin tangay bahay yun doon? Oo, may sa silong ng tulay, mayroon talaga. Ah, sa ilalim ng tulay? Oo. Ah. Yung bahay doon, tatlong sila doon, bahay. Ibig sabihin, bumalik na naman sila. Bumalik na naman. Siyempre, ganun naman talaga, di ba sa Manila, ganun din. Hindi na nila. Nagawa na ng bahay ulit.
Saan naman sila mapuntahan? Ibig sabihin, dapat yan, actionan ng gobyerno. O, sige, lumipat na kayo, lumipat kayo ng bahay. Oo. Hindi, o, nung ano, binayara, ang iba yung binayara na eh. Tapos, bumalik din. Ay, kulang na implementation ng barangay. Kasi nga, kunwari, binayaran na kayo eh, nakapirma na yan eh. Hmm. O, umalis na kayo dito kasi nabayaran na kayo. Itutusin, yung sir, dapat ba yan? Dahil ilog yan eh. Oo nga. Para pinakatulong na rin yun. Na rin, diba? Pero na. Ang nangyayari, bumabalik parang, ay, mahirap na magsalita. O, diba? Hindi masala lang, kurang gobyerno. Ang masama, nabalik sila. Ginagastos sa yung pera. Oo nga. O, kung gusto naman daw mo sa probinsya, meron din naman si Bunggo. Oo nga, meron nga. Eh, walang, ibig sabihin, talagang... Matigas talagang ulo. Matigas talagang ulo. Bakupa, dahil nagdagas lang din. Gusto yata magpatangay sa baha. Hindi sila nadala doon. Eh, may mga bata ko man maliliit. Ah, buti nga nakalikas. Mm-hmm. Sila lang, yung magkatangay lang. Sila lang, mga bata. Pero may mga damit. Wala, tangay lahat. Diba? Mga gamit. Ang bilis ng pangyayari. Tigla eh, ang bilis ng ano. Oo, ang bilis ng tubig eh. Ng tubig. Alas 11 ano. O, alas 6 lang. Mag-alas, alas 6 pa lang. Nang umaga, o hapon. Oo, nag-umbisa na. Pero kayo ang matulog kayo ng tulog. Ang tubig, gising ako ng mag-alas 11. Ay, gising. Malaki na yun. Malaki na yung tubig niya yung alas 11. Sa amin, pinasok na yung bahay namin malaki alas 11. Grabe. Pero kayo, lumipat kayo? Doon, sa school. Kaya nga nagkaroon kami. Kaya pala tinasan yung bahay niyo, Tino. Yes, amin. Andi niyo sa inyo? Ang bahay ko, bulok. Doon sa looban. Okay lang yun. Nagkaanak ko doon. May nakatira kasi doon sa taas eh. Hindi yan amin. Dati di ako lumupahan dito eh. Yung may lupa. Saan ba yung banda? Ayun nga doon banda. Yung may niyog doon. Dati. Kalamaring win. Ang may-ari noon si... Yung matanda. Death na. Patay na. Sino ang asawa mo doon? Ako lang. Oo lang? Binata pa ako yun eh. Nagtrabaho ko sa ilang ko. Mga ilang buwan lang din yun. Matanda ang... Diyan ba yung matanda? Anak niya na matira doon. Kilala nga ako din eh. Tito ng tahong. Kilala ako yan eh. Yung nagtitinda ng tahong, anak yun. Oo nga. Oo, kilala ako yan. Sino? Kilala ko Bambi. Dito po. Ibig sabihin, by Wang. Yan. Sa labas, hanggang yung dibdib. Pero sa loob nyo, hanggang dito. 20. Taas doon po dito. Pero dati, nangyayari talaga yung dati dito? Yun, yung malakas na baha. Yung milinyo. Milinyo yun. Pero dati, di ba, palisdaan yun din sa likod nyo. Tapos ngayon, tinambakan na. Kasi... Pero may ilog naman yan. Oo nga, may daluyan. Pero dati, talagang malaki ang daluyan ng tubig. Dahil nga, palayan yan eh. Kabilaan. Palisdaan. Oo, palisdaan. Kabilaan yan, kapit yan. Dito sa kabila, palisdaan din yan. Hindi, dagat. Palisdaan, ito. Tapos pinag... Tinambakan din. Yung nangyari yung ano, yung wala pa yung mga tambak na yan, hindi nang ganun kalaki ang tubig dito, di ba? Yeah. Ibig sabihin, dahil sa mga tambak na yan, posible ganun ang nangyayari. Sige, Hunay, kasi nagtatanong po ako kasi anong nangyayari. Kasi nga, vlogger po ako. Binablog ko po yung dating binabaha. Kaya para kakakarating sa ano, para maaksyonan ng gobyerno kung ano dapat gawin. Dahil kawawa tayo dito. Kung kunting ganun lang kakuan, tas ang laki na ng tubig, sakripisyo tayo. Eh, samantala yung tinatambakan, walang katubig-tubig yung dating palayan, palisdaan. At taga waterfall po ako eh. Yung ganun din kalaki ang tubig namin doon. Di ba nung bilis, ha? Oh, waterfall dito sa waterfall ng Bilita, Tabon, Kawit. Ang naapektuhan dito, Kawit, tsaka ng Bilita. Yung dalawang ba, ay, Rosario din kasama. Kasi nga, pinagtatambak-tambakan nila yung mga palayan, yung mga palaisdaan. Sige, Unay, salamat ha. Tao po.
Ma'am, magandang umaga po. Itatanong ko lang po kung hanggang saan ang tubig dito yung panahon ng bahay ng October 31. Opo, ako. Vlogger po. Vlogger po ako. Opo. Pwede makapasok? Pwede makapasok? Ah, okay. Eh, ma'am, itinatanong ko lang po hanggang saan yung tubig dito. Kaya nga, pag dito hanggang dito lang, depende kasi kung nasa ang lugar ka. Pag nandoon ka sa dulo, lagpas tao, kagaya po. Doon tabing ilog? Oo, na yun o, yung papuntang school. Oo po. Kaya inalam ko lang po, ma'am, kasi siyempre barangay po kayo. Dapat natin malasakitan yung mga tao. Kaya nga inalam ko lang po, wala po kong sinisira ang politiko. Kumbaga, inalam lang po natin hanggang saan yung tubig. Kasi ayun para po. Ang sinasabi ko naman sa inyo, depende kung nasang lugar kayo. Oh, pero dito sa loob ng barangay. Hanggang dito po, hanggang dito. 20. Oh. Yun po, kaya ginano ko lang po para mapag-aralan kung ano talaga ang kwan. Iba vlog ko po to, ma'am. Vlogger po kasi ako. Wala akong sinisiraan tao, kundi alamin lang talaga hanggang saan yung lawak ng baha. Hindi, hindi naman talaga isisi mo sa tao dahil kalamidad yan eh. Oo nga, pero kung kuan talaga, meron din dapat yung pinagtatambakan yung mga ilo, yung mga palaisdaan, yung mga palayan. Yun ang kuan, dati may ulan naman pero hindi ganun kalaki ang tubig, di ba? Yun ang punto doon. Wala naman sinisisi yung tao, di kundi ang nangyayari, pinambakan. Siya, salamat ho! Hello, good morning kaanap buhay. Nandito po to sa tramo, sa likod ng palingki ng Binakayan Kawit. Ayan ako nandito po para may tanong kung hanggang saan ang tubig yung nakaraang baha, yung October 31, 2022. Kaya, nakipagkwentuhan po ako sa mga presidente dito kung hanggang saan ang tubig sa tubig. Kaya ako nandito, tinatanong ko po sa mga naranasan na nakaranas dito ng tubig, hanggang saan ang tubig. Kaya ako po binablog ito para kung talagang dapat aksyonan ng gobyerno, kasi nga kawawa talaga ang mga tao dito tuwing baha man lang. Hindi lang dito, kundi buong Binakayan, buong Tabon eh, talagang binabaha kami. Yung dapat aksyonan talaga ng gobyerno, ng local government o national government, ano nangyayari dito sa bandang Kawit. Kayo na po mapagsabi sa lahat ng mga tao na nakapanood. Salamat po. Don't forget, subscribe Kahanap Buhay TV. Sana po, kung sino nakapanood dito na nakaupo sa gobyerno, sana solusyonan ninyo ang nasabing baha, kasi hindi lang isa ang naapektuhan dito, buong Kawit po. Ang alam ko po, ka-nobilita, ganun din po. Ngayon na mapag-aralan ninyo yung mga kwentuhan ng mga tao dito, totoo lang po sinasabi namin na simula yung nagtatambakan yung mga palaisdaan, yung mga asinan, kaya ganun kalaki ang tubig dito sa loob ng buong Kawit. Hindi wala kami sinisiraan, kundi totoo yung sinasabi namin. Kaya sana po solusyonan ninyo. Kung konkretong solusyon po, dapat konkretong solusyon para lang maibsan yung baha dito sa Kawit. Lahat, salamat po. Don't forget subscribe Kahanap Buhay TV. Hello, good morning. Nandito po si Kahanap Buhay sa harap ng Barangay Hall ng Tramo, para alamin hanggang saan talaga ang baha, yung nakaraang baha ng October 31, 2022, kasi nakaka-alarma talaga. Kaya inalam niya hanggang saan ang epekto ng baha na yon. Kasi dati naman daw, ang sabi ng mga tao dito, hindi daw ganun kalaki ang tubig nung simula na hindi pa tinambakan yung mga palisdaan dyan sa likod. Kaya nga inalam po ni Kahanap Buhay kung hanggang saan. Hindi naman to pag-iimbestiga, kundi pinag-aaralan ngayon. Ibablog po namin to. Tapos ngayon, ang mga tao na makapagsabi kung ano ba talaga ang
gagawin, ano ba talaga ang pangyayari, kasi ang dati na pagkwentuhan ko dito ay wala, hindi ganun kalaki ang tubig dati dito. Yun ang sabi ng mga tao dito. Kaya nga, tinatanong ko yung iba hanggang lampas tao dun sa tabing ilog banda. Kaya nga, yung mga taga rito, tinatanong ko po. Sa barangay, tinatanong ko po. May tatanong lang po kung maganda sana. Tay, magandang umaga po. Binablog ko po yung nangyayari dito sa atin, yung October 31, 2021. Diba napakalaki ng tubig? Kami din doon sa Waterfield. At 2022, yung October 31, di ba? 22. Oo. Opo. Kaya inalam ko po, ha? Kahanap Buhay TV. Kaya inalam ko po, kasi para yung, kung sakali namang solusyonan ng gobyerno, kasi nga, bibigyan kami na, hindi naman, ang solusyon na talaga yan, lakihan yung tubig pa, lakihan yung ilog, palaliman. Kasi yung ayuda, pansamantalang solusyon lang yun. Maganda naman yung ayuda, pero pansamantalang solusyon lang yun. Dapat konkretong solusyon para maibsan yung baha. Di ba dati hindi naman ganun ang kuan? Dati, oo, meron. Yung kahit na umuulan na malaki. Kasi pader dyan, pader doon. Kaya, andito yung baha sa amin. Just ibig sabihin, yung tinambakan yung kuan na yan. Oo. Hindi lang tayo magbanggit kung sino. Opo. Yung sino ang nagtambak. Ang sabi lang sa atin lang, tinambakan. Simula yung tinambakan na yan, lumaki yung tubig dito, di ba? Wala kayo, maminigil kayo eh. Wala pa po, wala pa pa akong pundo. Eh, tindihan. Bago, oh, paninda po yan. Galing po ako sa palingki. Okay. Okay na. Sige, salamat po sa... Hello, good morning, good morning, good morning, kahanap buhay. Nandito po tayo sa may manggahan. Ang pangalan pala dito, Barangay Manggahan, Lawin. Ayan ho, Manggahan, Barangay Manggahan, Lawin. Papasok po tayo doon para itatanungin yung mga tao ano nang hanggang saan ng tubig yung nakaraang baha, October 31, 2022 ho. Yung nakaraang baha, yung October 31, 2022. Hanggang saan po ang tubig dito, te? Saan kayo? Taga-Kawit po ako, taga-Waterfield. Ayan o, yung lamang po, brown lang pa siya. Saan ho? Ayun yan, sa gate ng taas, yung brown. Yan, hindi na makita yan. Dito, dito, ito, ito. Ito. Ah, ito. Lampas dito. Ibig sabihin, lampas tao kung dito sa labas ng... Ayun kasi ang metro namin, dito na lang eh. Ay, ang metro na yan? Hindi po, dito na lang. Ah, dyan na lang. Ibi, mataas dyan, ibig sabihin, hanggang liig. Hindi, sa lampas tao dyan. Lampas tao sa labas, sa labas. Kaya nga, buti sa inyo, mataas. Dito siya eh, dito lang yan. Ayan, yan na lang ho. Ito te, inano ko lang po to para alamin yung baha dito sa atin dahil nga hindi naman lang kayo naapektuhan lahat ditong Kawit. Ito lugar talaga to, Manggahan-Lawin. Oo, pero dati yung, kasi matagal na kayo dito nakatira, di ba? Pero dati hindi ganun kalaki yung tubig. Hindi, millennium. Ah, millennium at saka ito. Ang haba hanggang dito. Mm-mm. Pero yung millennium at saka ito. Oo, kasi nga, eh, dumaan ako doon sa may mga highway doon. Dati pala yan yung dati, di ba? Ngayon, tinambakan na. Kasi marami sa ilog. Asan ang ilog banda, te? Mapuntahan kayo, maabutan doon. Punta kayo doon, Alimdil. Opo. Kita kayo, Alimdil, para punta kayo sa dulo. Maraming bahay din doon. Ah. Kaya pala, ibig sabihin, daanan talaga ng tubig dito. Oo. Yung binalita sa TV, yung ano, yung binalita sa TV na yung binila nilagay sa styrofoam, saan banda yon? Ay, doon po lang kuya, sa Lawin. Sa Lawin doon talaga banda? Kawawa yun eh. Hindi na lang archive doon ang pinaka. Galing, umpisa kasi doon papunta rin. Ah. Tapos, pagka... Buong binakayan, kung ano, inabot, di ba? Oh, binakayan. Ibig sabihin, Barangay Lawin, binakayan. Sakop ng binakayan. Ito, hanggang palengke. Hanggang dun yung mga kapatid. Hanggang dun sa sayo. Mm.
Ay, ako binablog ko to para kung sakali namang aksyonan ng gobyerno. Dito. Yung Milenyo lang at saka itong last na baha, yung inabot talaga na napakalaki. Hanggang Baywang lang yung habagat. Pero ngayon lang pastao na dito. Sige, ate, salamat po. Hanap buhay, punta po tayo sa sinasabi niyang ilog. Sabi ni nanay, may ilog daw doon. Doon talaga, kasi nga pala, napakalaking tubig dito dahil sabing ilog din pala to. Ngayon, alamin natin sitwasyon ng ilog na yon. Baka mamaya kung subahay na. Yan ho. Sunod ha. Doon na tayo sa tabing ilog po punta. Kasi vlogger po ako eh. Binabalag ko po yung tungkol sa baha para kung sakali namang mapanood na sa gobyerno, susolusyonan. Dahil nga, yung nakarang baha ba ay ganito kalaki. Ganon din, di ba? Mga anong taon-taon dito ganito talaga. Pero ganong kataas ang tubig? Kataon po lagi. Ah. Binuksan pala ang dam, kaya ganon. Kaya nagsabay ang high tide at saka ano. Oo, tapos yung ilog. Saka sa tabi kasing ilog kayo din dito, no? Sige ho, salamat ho. Pupunta ko yung ilog. Hello, good morning kahanap buhay. Nandito tayo sa tabi ng ilog ng Binakayan. Iyon ang sinasabi nila ditong ilog pala. Malaki pala tong ilog nito. Talagang maganda ang ilog nito. Ayan ho. Walang kabahay-bahay ho. Yan ho. Ngayon, ito po ang sinasabi nilang ilog umapaw. Tapos, dun sa may mga kabahayan, ito ay Manggahan Lawin, ang pangalan ng barangay. Ayan ho, dito ho. Ito po yung ilog. Dun sa likod na yon, Bacoor na po yon. Dito banda ay Binakayan. Pag lumampas kayo sa ilog na yan, yun ito sa pagitan kasi nila ang ilog. Pag lumampas ka po ng ilog na yan, Bacoor na yan. Ito ho, ito sa Binakayan. Umapaw na itong tubig na ito, yung ilog na ito. Kaya nga lumampas, lampas tao po yung lampas tao daw po ang kuan dito, ang baha dito sa loob ng kabahayan. Ito ho. Ayan, makikita po natin yung mga epekto ng baha, oh, yung natumba yung kawayan. Yan ho. Tapos ang naiwan ng mga baha, ang mga burak. Yan ho, yung mga bahay ho. Yan ho, tingnan natin. Hinukay na lang ho nila po. Yan ho. Yan ho. Win. May tao dito ho, may tatanong ko lang po. Tay, magandang gabi, magandang umaga po. Pasensya na po, pumasok po ako. May tatanong ko lang po yung bahay na nakaraan na dumaan na yung October 31, 2020. Ito yung nakaraan lang. Yung, ito yung kuan na yun. Itong bahay na ngayon. Ayan, nakahanap buhay. Hanggang dito, lampas tao. Lampas tao rito saan? Sa inyo. Doon. Hanggang doon. Doon sa may kalsada. Hindi, sa bahay na. Doon yung bahay na yun. Oo. Eh di lumipat kayo tay kung yung nangyari na yun. Oh, yung mga bata pinalipat namin matakas na bahay. Kami nandito lang, nagtambay lang kami dito. Eh paano yung mga motor nyo? Lubogan lang lahat yan. Ay lubog? Lahat yan. Pati yung tingnan mo. Bisikleta o, tumo. Yung bike ko, tingnan mo. Ibig sabihin, sira lahat yung mga gamit nyo. Sira. Pati yung mga TV, ganun. Oo, yung iba TV. Oo, yung washing machine. Masin-masin na ilabas namin. Ay, yung mga rep, gano'n, lahat. Ayun, nasira lahat yung. Ang laki ng epekto. Ibig sabihin, matagal na kayo dito tayo, no? Pero yung baha na yun, ang pinakamataas ngayon. Kasi nga umapaw yung ilog. Pero dating baha, umapaw pa rin, pero hindi gano'ng kataas. Hindi gano'ng kataas. Meron pa ng una, yung una, lampas tao rin dito ng una eh. Yung Milenyo? Oh, yung ano yata yun? 2006. Milenyo yun, di ba? Oo. Mm-hmm. Ito yung pangalawa. Ito yung pangalawa, pinakamataas. Pinakamataas, oo. Tapos nakita mo yun sa amin, sa jealousy namin yun. Sa jealousy na yun. Sa jealousy.
Kaya kung dito ka, lampas na ano na, pero pag dito ka, lampas sa tao, at pamamay, marka ng tubig, oh. Pero yung baha na yun, alam naman ng ating local government na, hindi ba pwede pala lilimin ng ilog na yan? Pwede, pwede pala lilimin niya, kaya lang, walang, walang mag-ano, nag-asgaso. Gumawa nga ng riprap, hanggang doon lang. Hanggang doon lang? Hindi na mabaw dito. Oo, oo. Umabaw dito ang riprap, baka mababaw dito, baka mababaw. Oo, baka mababaw. Ibig sabihin, masolusyonan nyo kahit kunti man lang. Ang bumaha dito, mga hanggang bewang, hanggang ganyan. Oo, oo. Kabe. Ang putik na yan, oo. Ayan o, yung putik na yan, oo. Oo, oo. Yung putik na yan, oo. Eh, ibig sabihin, hinukay nyo lang yung putik na yan para makadaan kayo, para hindi maputik. Oo, oo. Mm. Kita nga ako ng tulong ng ano na alis yung mga putik na para makadaan. Oo, oh, makadaan sa sakyan. Hindi makadaan sa sakyan dito eh. Wala nang action, wala namang action barangay. Wala pa naman, wala pa action doon. Pero may mga ayuda naman yung binibigay. Oo, oh, dalang beses ng ayuda. Dalang beses na nagbigay ng ayuda. Pero ayuda ano lang, bigas sa kanila. Baga pansamantalang solusyon, pero walang pang matagalan. Wala. Anong kuan na kailangan hingi tayo ng tulong sa local government o kaya yung national government na sana mapalaliman yung ilog. Mapapatuloy yung riprap. Katulad dun sa kabilad sa Bacoor, no? Di doon kunti lang baha doon. Mababaw doon. Mababaw doon kasi nga lang baha doon makita. Ah, hanggang tuhod lang. Kahit nga may riprap sila doon. Ibig sabihin yung tubig na dapat napunta doon kung may walang riprap, mahahati sana. Eh, ngayon, dito ang kawawa, walang riprap. Wala, dito. Dito bumuhos lahat. Hanggang dyan, no? Saan naman lang ako, hindi mo lang masabi, hindi mo lang masabi sa ano na, tulungan nyo naman kami maalis yung putik na para matang. Simula yung bumaha dito, mayroon bang barangay na bumisita sa inyo na ano na nangyari dito? Wala. Wala rin. Wala. Dati yung una, buli pa ng una, yung mga tao ng munisipyo, nagpunta rito, tinignan ko. Pero anong sistema? Tinignan lang. Oo, walang pag-aaral. Wala. Kasi kung may pag-aaral, di sana tapos na yung riprap na yan. Tagal na sana, tinignan doon eh. Tinignan kung ubos ang pondo o ano. Oo, sana punta, doon. Oo. Nahirap na magsalita. Nahirap magsalita. Tayo ay mga ordinaryong tao lang. Ganoon. Sa atin lang maparating yung ano. Vlogger kasi ako, tay. Binablog ko yung mga baha ng mga sistema dito, tapos tinatanong ko yung mga tao kung ano. Tapos ibablog ko yun. Malay mo, mayroong makapanood ng nakaupo, umaksyon sila dito dahil nga hindi naman lang kayo naapektuhan, lahat. Ngaya dapat na-actionan talaga. Hindi naman lahat, hindi naman sabi kami lang. Oy. Gawit. Buong gawit eh. Ay, sa amin din, waterfield din eh. Hanggang baywang din ang tubig namin doon eh. Sa labas ng bahay ko. Sa Nabeta, may namatay pa. Buti dito, wala naman nabalitang namatay dito. Oo, sa awa ng Panginoon. Pero may nabalitaan ako dito na napanood ko sa TV na yung bata eh nakalagay sa styrofoam. Yung mga bata ko nga eh, sinakay ko sa ano eh. Saan? Sa bathtub. Oh, bathtub. Tapos dinala nyo sa matataas na lugar. Walang kuan dito. Ano sa nang yung lipatan ng mga tao, wala po. Walang programang gano'n na magkakaroon ng sakuna na gano'ng kalaki. Mayroon silang dito kayo banda kasi ito mataas na lugar. Wala rescue. Wala po. Eh, tumawag nga kami, humingi nga kami ng rescue eh. Asagot sa amin ng doon eh. Kapitan, hindi rin sila makaalis. Ang tubig sa kanya hanggang dibdib din. Hanggang dibdib din. Eh, dapat na paghandaan, no? Wala kapit. Sige, tayo. Sige, salamat po sa pagsagot sa mga yung atin lang, ho. Masolusyonan yung nasabing baha. Dahil nga matagal na tong baha na to. Yung nasabi mo, pangalawang napakataas. Yung una, yung 2006, yung milinyo, di ba? O milinyo. Yung pangalawa na yung napakataas ngayon dito. Pero yung, di ba, taon-taon nagbabaha hanggang saan lang? Hanggang dito. Hanggang tuhod, ganun. Pero ngayon, lampas tao dito banda.
Mm-hmm. Tatapat ka ron, tatapat ng tubig. Tama ko nga. Oo. Ganyan-ganyan sa iyo yung tubig. Oo, oo. Ayan po ang kahanap buhay. Hindi ko po sabihin ang pangalan ni tatay kasi siyempre dapat natin pangalagaan yung mga kanila kasi nga mahirap na kasi ang sinasabi naman niya. Wala siyang sinasabi na masama kundi totoo lang sinasabi niya. Ngayon, sana po mga local government o national government, sana po masolusyonan ninyo ang nasabing hinaing ng mga kababayan natin dito sa loob ng barangay Manggahan, Lawin, dahil po tabing ilog po to. Pero may solusyon naman po ang nasabi ni tatay na dapat magkaroon ng riprap, magkaroon ng malaliman yung ilog para kung sakali naman tumas yung tubig, hindi ganun kataas na lampas tao po dito sa lugar na ito. Salamat po, don't forget ka, Hanap Buhay TV. Salamat po. Tay, salamat po ha. Salamat po. Salamat, babe. Hanggang saan po, tay? Hanggang leg dito. Hanggang leg banda dito. Pero doon sa tabing ilog, gampas tao, di ba? Doon sa tabing ilog. Ayan, nakahanap buhay. Inalam ko po yung mga sitwasyon dito pakul sa baha para sana naman masolusyonan ng gobyerno. Kasi nga, may solusyon naman ang sabi ni tatay doon sa tabing ilog. Ginagawa na ng rep-up. Iyon. Pero tayo, natigil na doon eh. Natigil daw doon, banday. Oo, natigil banda ron. Sana ipagpatuloy po ng gobyerno natin na itutuloy-tuloy yung paglagkaroon ng riprap. Sana po mapalaliman yung ilog kung sakali na buma. Yun, ano, dapat doon sa basahan. Ano? Mapaliliman. Oo, sa Island Cove. Oo. Dapat malaliman yung doon. Oo. Wala, tinayuan kasi ng building. Di ba, may doon banda sa Island Cove, sa atin lang, sa kwan lang, kung kwentuhan lang natin to, ha, wala tayong sinisiraan tao. Di ba, doon sa Island Cove, talagang tinambakan yon. Oo, pinatayuan ng bahay, a building. Building, oo. Tapos, ewan ko kung ano na nangyari doon, kasi dati rin akong... Dapat asikasuhin nila yung ilog. Ilog, yung palaliman, ho. Oo. Yan, palaliman yung ilog. Kasi para yung sa kung sakali nang bumaha ng ulit. Ng tubig, bilis. Mabilis. Papuntang dagat. Hindi na, dumaan man dito, pabalik na lang. Kaso nga lang ang dagat ngayon, tinatambakan. Oo. Oh. Ito, Lawin. Bahat na, laki ng bahat yun. Manggahan, Lawin. Dito, Manggahan, Lawin to, di ba? Oo, oh, yan. Oo. Sige, salamat to sa information po para ano. Hello, good afternoon, kahanap buhay. Nandito po tayo sa Tulay Bitin, dito sa may wakas. Wakas po to. Sakop ng wakas po to, ng kawit. Yan ho. Yan ang Tulay Bitin ho. Yan. Ito po yung Tulay Bitin ho. Ang pagitan lang po nito. Dito sa kabila, Barangay Wakas. Doon naman, Barangay Santa Isabel. Ito po yung ilog na ito ay ano, galing po sa Bakaw. Ito po ang bagsakan galing sa Bakaw. Galing General Trias, yung mga tubig, Dasma. Yan ito ho, o yan o. Yan o. May project naman pala sila o, ng creek doon o. O malaking bagay ho. Mayroon din palang bakawan doon, no? Ayun, no? Yan, no? Dito ay Barangay Wakas. Yan, ho. Ito ay Tulay Bitin. Boss, pwede magtanong? Yung nakarang malakas ang ulan, yung baha, hanggang saan ho? Dito, tapo po to. Hanggang dito. Ang babaw lang. Pero po yung ilog, ugod po ng lalim, saka po ito. Hindi naman ho naabaw to, dito lang nakaraan. Ito lang ang mapaw. Hindi ka tulad sa binakay na ubod ng laki ng tubig dun, di ba? Yung mukha na buhay ho. Tabing ilog sila pero hindi ganun kalaki ang tubig. Private ba yun doon? Oo, private. Ito, pwede nyo yan patuloy. Vlogger kasi ako, binablog ko yung nakarang baha eh. Tatat mo ulit yan eh. Oo naman. Yan ho, mga palaisdaan po yan, mga kahanap buhay.
Ano? Sa may gahak. Nakablog, nakablog. Oo. Ayan, dito. At yung nakarang laking tubig, yung baha, hanggang saan ang tubig dito? Lampas na tao. Lampas tao dito? Laki pala. Ayan, sabi ng mga bata, lampas tao daw dito ho. Yung ano, kaya sinorbi natin ito dahil para makita ng gobyerno. Ito yung palisda, ano. Yan yung nakarang kwan, nakarang laki ng baha hanggang saan ang tubig. Isang kayo lumipat. Barangay? Barangay gahak? Sakop ba ito ng gahak? Anong sakop to? Ano? Sige, sige ho. Ito ho, ang kahanap buhay, nandito po tayo sa tabi ng bahay ni Aguinaldo. Ayan o, ang linis ng ilog dito ho. Ayan, dito ho, sa may kawit. Ayan, wala makita ang basura ho. Ito rin ho, ayan ho. Yung kabila yan yun, yung una ko pinakita. Dito naman ang kabila sa may tulay. Ayan, may tulay po yun doon banda ho. Doon lang dumadaan yung mga sasakyan dito. Binawal na dahil na parang historical site kasi to. Ayan ho. Ito po yung bahay ni Aguinaldo ho. Ayan. Diyan po ang unang niway nili ano inaano yung flag ng Pilipinas ni kinilala ano dami mga flag ko alam eh bakit wala ka dito yung baha ha tabon po niya eh ah taga-tabon ba kayo sa inyo saan banda sa inyo binti lang. Saan sa Tabon? Tabon 1 po. Tabon 1 din ako eh. Sa Waterfield ako eh. Mas mataas sa inyo no? Oo. Saan ba kayo? Palingki banda? Tabon. Ah, ganon. Sige. Hello, good morning, good morning, good morning. Nakikita niyo po ang mapa ng Kawit. Yan po, napapalibutan po siya ng malaking ilog. Yung ilog ng Imus at saka ilog ng Ilang-Ilang. Yan po, makikita niyo mga transaction, mga construction, mga Kabitix yan, nakikita nyo na dati po ay pala dati po ay kuan po yan dati po kasi ay tinumbakan ano po yan parang dagat sa tinumbakan nila makamalita po mo yung island ko tinumbakan ang masanay yung island ko ay alam ko po yan dahil po ako po ay dating nagtatrabaho sa island ko kaya alam na alam ko po yun. Yun po, puro na building ang nasabing likod ng Island Cove kasi tinambakan po nila, kawawa talaga ang mga tao. Kaya ang tubig na doon na pupunta sa mga kabahayan na po.